Okay, live na po tayo. Magandang gabi po sa lahat nating kababayan sa Ansulok Manamundo. Andito na naman po ang inyong lingkod, Amigo Saldi Vlog. Kumusta na po kayong, kayo at sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At sana mawala na tuloy yung COVID-19 at yung gera din sa Ukraine and Russia matapos na rin para peaceful na po ang mundo. Okay, tonight po ay mag-usap-usap na lang tayo pagka andyan na yung mga ating mga kaibigan, no? Mga ka-genuine DDS. Bago tayo mag-umpisa ay patugtog muna tayo ng Unitim song na ginawa ko para sa Unitim ni BBM at Sara. Ito po, sige, kuwan natin, share natin para dito ako ngayon naka-live sa StreamYard, at least may music na. Okay. Sandali lang po, play ko lang po. Para po sa lahat, okay. Yan po. Sa pag-ikot ng Unitim ni BBM at Sara, handa sila maglingkod sa bawat isa. Sila ating maasahan at may malasakit, kaya minahal sila ng taong bayan. Pagkumbaba at di na nilira, trabaho lamang sila para sa mamamayan. Ang kanilang layunin na pag-isahin lahat patungo sa kapayapaan at kaunlaran. Sa Unitim na tao ni BBM at Sara, para tuloy-tuloy ang pagbabago ng mga nasimulan. Sa Unitim na tayo ni BBM at Sara, sama-sama magkaisa at umangon muli tayong lahat. Sa Unitim na tayo ni BBM at Sara, para tuloy-tuloy ang pagbabago ng mga nasimulan. Sa Unitim na tayo ni BBM at Sara, sama-sama magkaisa at bumangon muli tayong lahat.
All right, sa unit team na po tayo ni Bibim at Sara. Okay po, pagpatuloy natin ang ating suporta sa ating mahal na Apo Bibim at saka kay Mayor Inday Sara. Ngayong gabi pala, kakatapos lang yata nila dito sa ano sa Sampaloc, Manila. Talagang puno yung lugar, ha? Talagang kahit saan na pumunta itong tandem ni Bibim at Sara, talagang dinudumog ng tao. Dahil talagang natural sila, hindi sila nagsasalita ng panira sa kapwa nilang mga tumatakbo ng mga presidential ball. At saka hindi sila nagsasalita ng masama. Yun ang maganda doon. Diyan po natin makikita na talagang talagang parang may respeto sila sa bawat isa. Kahit sa mga katunggali nila, talagang malaki ang respeto nila. Hindi sila bastos. Yun ang nagagustuhan ko sa kanila talaga kahit noon. Ang tagal ko rin na mag-decide noon. No? Actually, ako kay Tatay Digong na, kay Inday Sara. Tapos nung naging teamwork na sila ni Inday Sara, nakita ko si BBM na talagang saludo ako. At talagang hindi bastos. Talaga kahit binabastos siya, talagang hindi siya nag-retaliate, hindi siya nagsalita na kung ano sa mga kalaban niya. Kaya kahit paano talaga sila, kahit inaapi sila, tuloy-tuloy lang. Sa ano pala sila kanina, sa Sampaloc, kakatapos lang din ng ano ng rally nila doon. Nga, tingnan natin to dito. Ito po, pakinggan natin tong mga short kwan lang to, okay. Bilang Vice Presidente ng Pilipinas, Maynila, welcome Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Sige lang. Hey. Tuloy lang po tato. Po, pakinggan natin si Maraming salamat. Assalamualaikum. Magandang gabi sa inyo lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa ating candidate pagka-mayor, Alex Lopez. Sa ating candidate pagka-vice mayor, Bagat Singh. Sa ating candidate pagka-congressman, Manny Lopez. Sa iba pa nating mga kandidato pagka-congressman at pagka-konsehal dito sa lungsod ng Maynila. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Dahil tinulungan nila kami na mabuo ang pagsama-sama natin ngayong gabi na ito para po makasama kayo. At sa inyong lahat, nagpapasalamat po kami sa oras ninyo at sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin ngayong gabi na ito na makasama kayo, makilala kayo, at makapagbigay ng mensahe at pangangampanya sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi kami bayad, batang balik-balik, Manila, Sampaloc, Senator Jinggoy, maraming salamat.
Okay, yan po ang konting update natin kay Inday Sara, no? Yan, nagpapasalamat nga siya sa mga taga Sampaloc. Talagang mahal talaga siya ng tao, sila ni BBM. Okay, dahil dyan, papatugtog muna tayo ng music para kay Inday Sara. Ito. Share ko ulit, no? Okay, kasi yung ating... Okay. Sandali po, sandali. I-share ko muna to. Kasi para makita nyo. Basta wala pa naman na nanonood. Kaya ko muna music sa inyo para at least. Okay. Itong ginawa ko rin kay, para kay Inday Sara. Pamagat po nito ay... pamagat po nito ay mahalin natin ang Pilipinas. Yan. Okay, para po sa lahat, ito po. Habang wala pa naman na mga kaibigan natin. Okay, shout out sa isang nanonood sa atin ngayon. Magandang gabi po. Magandang araw sa inyo lahat. I-share po ako ng experiences for the past few days. Sa kapatid natin ang Pilipinas Ride. Merong day one at day two na tayo. Noong day one, galing kami Davao City, papunta ng Mystic City. Noong day two namin ay Mystic City, papunta ng Surigao City. Meron po ako mga sharing sa inyo sa experiences ko. Sa paglilibot niya damang sigaw ng mamaya. Nalako ang experience sa pampuno sa Davao City is now the fourth most competitive city in the country. Magkaisa at wala kaming utang. Galang ang bawat reliyon. We have been awarded the best city police office with no human rights complaint. Pag-ibig na lang. And we brought down the decades long period of many pangibagong Christian. 4 years. Mahalin natin ang Pilipinas, magkaisa at magtulungan. Mahalin natin ang Pilipinas, ipagmalaki sa buong mundo. Para sa akin, nasabi ko na sa pangangampanya dahil nagpaalam siya, kaya ako hindi ako. Ano po masasabi niyo na karo? Sa paglalaban, hindi na sarap.
kasama tayo sa sangaraya. Pagbabago, kasimulan ng kanyang ama. Ibuhos natin ang sukuta sa kanya. Nagawin ng kapayapaan sa bansa. Buo ang tiwala namin sa iyo. Dahil sa pagmamahal mo sa bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Isang lahi naman tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Magkaisa at magkulungan. Mahalin natin ang Pilipinas. Ipagmalaki sa buong mundo. All right, mahalin natin ang Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy po tayo at yun nga, alam niyo si Inday Sara talagang totoong tao yan kasi na-meet ko na yan dito sa amin. Pumunta dito yan sa bahay, no? Talagang ibang klase talaga siya, parang low profile, talagang wala kang masabi, no? Ang pamilya ko talagang marespetong tao. Kaya yan ang kailangan nating tao, eh. Yan ang kailangan nating leader. Talagang ang respeto niya sa tao, kahit na pangkaraniwang tao ka, talagang yun nga pinupuntahan niya lagi, yung mga talagang mga pangkaraniwang tao lang, talagang ano siya, talagang pinapakita niya yung talagang yung feeling niya na talagang mahal niya yung mga taong pinupuntahan niya. Actually kami ni Ma'am Inday Sara, nagkakilala lang naman kami niyan dahil nga yung sa isang kanta kong ginawa na talagang nagustuhan niya, kaya talagang na-contact niya ako. Ayun nga, ito yung nakaraang March 13. Talagang saludo talaga ako sa kanya. Talagang walang, kahit dito sa amin, kwente ko, ang daming tao dito sa labas, talagang inaabangan siya ng tao kasi medyo matagal din siya dito. Kwentuhan kami, talagang ano. Tapos, nung pauwi na sila kasi pupunta pa siya ng ano, eh, dito sa amin sa Las Piñas, may rally pa doon. No? Tapos, lahat-lahat, nagpa-picture lahat na, tapos na. Sumakay na siya ng sasakyan. Eh, tapos may isang medyo maedad na lumapit sa akin kasi kilala, taga rito ko. Sabi niya, Saldi, pwede bang ano, papicture ako kay Kwan kasi nalita ko. Nahiya naman ako, kaya siguro nakita rin ni Mayor Inday Sara na kinakausap ako. Tapos medyo pumunta ako sa sasakyan nila. Lumabas siya. Sige, parang naintindihan. Sige, papicture na kami ni ma'am. Yun, talagang saludo ko. Bumaba pa yung iba yan pagka ano, uwi na yan, eh. Siya, hindi siya mainipin, talagang pagbigyan niya talaga ang tao. Eh, kung ano ang request ng tao, kahit na pagod siya o no, talagang binibigay niya. Para lang maibsan yung
yung gusto ng tao na makapag-picture sa kanya. Kahit na tumabi lang sa kanya. Talaga iba talaga. Kaya ako, talagang kahit ano pa mangyari, kahit ano pa mangyari sa buhay ko, Inday Sara ako, Tatay Digong, ito ngayon kay BBM. Talagang saludo ako, lalo na kay Inday. Hindi ko pa kasi na-meet si Tatay Digong. Actually, talagang una talaga ginawa ko yung Tatay Digong. Pasalamat naman ako dahil may USB akong binigay kay ano, na sana makita rin yung Tatay Digong yung ginawa kong kanta sa kanya. Actually, si Tatay Digong noon ko pa ginawa ng kanta yan. Yun nga, kaya ako nakikiusap naman sa mga ating mga kasamahan na talagang nagmamahal kay Inday Sara at kay Tatay Digong at kay BBM, na suportahan po natin yung tandem nila at saka yung unit team, no, yung mga senadores nila. Pero kung may mga choice kayo na bukod sa unit team, sa labas ng unit team o sa PDP laban na gusto nyo rin ng mga kandidato for senador, pwede kayo mamili. Kanya-kanya naman tayong right na kung sino ang gusto natin. Yun nga, basta sa akin lang, nakikiusap po ako dahil siyempre, supporter ako ni Inday Sara at saka ni Tatay Digong, kay BBM, talagang supportahan po natin sila. Kunting ano na lang, ilang araw na lang, ilang linggo na lang. Kasi 23, ilang linggo, isang linggo. Mga dalawang linggo na lang. Eleksyon na. Sana ibuto natin yung tandem ni BBM at Sara at saka yung mga senadores niya. Kung sino pa yung mga ibang gusto nyo. Yun lang pong pakiusap ko. Okay, abang nag-uusap tayo dito, sige nga, meron akong, kasi nasa ano sila kanina . Nasa tawag nito. Tingnan ko dito yung kay Bongbong naman, kay yung inintroduce si BBM dito. Dito yata yan. Okay, i-share ko muna dito sa itaas. Si BBM naman, ang nagustuhan ko dyan sa kanya, kahit paanong pinagsasabi sa kanya ng mga kalaban, talagang yuko lang siya. Halimbawa, pag dumaan ka sa mga kalaban mo, di ba, nung maliit tayo, pagka dumaan tayo dyan sa mga maliit pa tayo, daan tayo sa mga bahay ng mga kalaban natin ng mga bata-bata pa tayo, parang iyuko lang tayo para kahit na anong salita dyan kasi ayaw natin ng away . Kanyan si BBM . Hindi siya war freak, talagang kahit na anong pinagsasabi sa kanya, wala sa isip niya talagang Halimbawa man, kung ano man mga inaakusa sa kanya, dapat ginawa pa noon yan. Ginawa pa nila noon yan, hindi nang ngayon na talagang kuwan si BBM, no? Kaya nagustuhan rin si BBM ng tao. Nagustuhan siya ng tao dahil nga sa talagang mapagpasinsya siya, magpagkumbaba siya. Okay, ito. I-introduce siya yata dito Ito papakinggan natin. Ito sa Sampaloc to . Narito na po ang susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas, Senador Bongbong Marcos, BBM. Bongbong! Bongbong! Yan
po, para at least may salamat po sa lungsod ng Maynila, sa Sampaloc, sa napakainit na salubong na binigay niyo po sa amin. Alam niyo po, pag ganitong gabi, dapat lumalamig po ang hangin. Ngunit, hindi na po nararamdaman yung lamig ng hangit dahil napakainit po ng inyong sigaw, ng inyong salubong at ang inyong pagmamahal. Totoo kaya, panalo na. Ay kung ganun, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tingnan niyo po yung tao, talagang dami ah. Yan. Nakak. Kulang po ang mga munting salita para ipaabot sa inyo ang pasasalamat namin na ni Inday Sara at ang Tambalang Marcos Duterte. Ah, oo. Tama yan. Huwag tayong magpapaloko. Wala munang tulugan. Padadalan ko kayo rito ng tunay-tunelada na 3-in-1. Yan po, walang tulugan daw. Yan po yung sinabi ni, marami pa yan eh, Dugtong. Kaya lang, siyempre kailangan din natin mag-usap-usap po, no? Okay. Yan nga, sabi ni BBM talagang, kita nyo naman kung ano ang tao talagang, winiwill talaga siya, talagang sila ni Inday Sara. Ang ganda lang dyan, talagang lagi binabackupan ni ni BBM, si dalawa sila talagang may respetuhan sila, hindi walang laglagan sa kanila katulad ng ibang mga tandim-tandim diyan. Yan sila talagang dalawa silang tatrabaho talaga. Kaya sila ang kailangan natin na ilagay sa pwesto, presidente at saka vice, kasi may ano sila, may tandim sila, may ano sila, hindi sila yung wala sila inggitan sa kanilang samahan. Talagang tulong-tulong sila yung dalawa, hindi yung laglagan. Sa iba kasi mga tandim-tandim kasi, laglagan, palitan nila para kung manalo yung isa,
kukunin nila doon sa kabila. Hindi maganda 'yon. Kaya doon mo makikita na talagang wala silang unity. Kaya nga ang tawag nga yung unity team eh. Yung tama yung sinasabi ng ni Bibi at saka ni Sarah, no, ni Ma'am Inday. Talagang unity team talaga sila kasi talagang nag-unite talaga at saka gusto nilang i-unite pa yung buong Pilipinas. Siguro yung iba, hindi siguro si Juan dyan, no? Iba simple, taas ang kilay. Eh kung kailan pa tayo mag-unite? Kung talagang may gera na o ano na, abang may panahon, mag-unite tayo. Halimbawa, kung sinong manalo, kahit opposition ng manalo, mag-unite na rin tayo, wala na tayong magawa eh. Eh Pilipino pa rin tayo eh. Pero mas maganda yung manalo, yung unit team ni BBM at Sara. Talagang bagay talaga sa unit team. Unite talaga. Mag-unite talaga ang tao. Dahil kasi marami nagkagusto sa kanila eh. Kaya mas maganda na sila ang manalo dahil marami ang, di ba, sa survey lang talagang mataas ang survey ng vice at saka presidente. Sa dami ng mag-unite, yung mga kalaban na lang, kung manalo man ang unit team, kunti na lang sila, pwede na sila mag-unite, kunti na naman ang maiwan sa kalaban eh. Kaya siguro, mas maganda, ipanalo natin yung ano, yung unit team ni Inday, Sara at BBM. Yun lang sa akin na pananaw ko lang yun. Kasi kailan pa tayo mag-unite? Kung magunaw ng mundo, mula noon talagang hirap, ilang dekada na tayong ano, mula po nung panahon ng Apon. Mas maganda pa nga pagkatapos ng giyera, nag-unite pa yung mga tao eh. Maganda pang buhay noon, maalala ko at sabagay, hindi ko naman inabot yung giyera. So 60s ako, yung mga grade school kami, maganda buhay, talagang may respeto bawat tao. Kapitbahay mo, may respetuhan kayo, talaga nagbibigayan. Kaya mas maganda yung kung sino man manalo, opposition man o sino man dyan, mag-unite na lang tayo lahat. Pero sa akin, dahil nga tayo, supporter tayo ng BBM Sara, mas may gina yung BBM Sara ang natandem ng manalo para sure ang unity. Sasama na lang naman yung iba dyan eh. Siyempre ang hindi talaga sasama sa unity dyan, yung mga talagang may galit sa tandem ni Inday Sara at saka ni BBM. O baka kalaunan din, baka malay mo, magkaano rin. Basta ipakita din ni Mayor Sara at saka ni BBM yung pangako nila, dapat tuparin nila para yung tao talagang believe sa kanila kung talagang magawa nila yung mga pangako. Kaya kahit na mahal natin sila, pinili natin sila, kailangan din nila yung pangako nila, susundin nila para tayo naman na mga talagang nagmamahal sa kanila, na umaasa, talagang yung inaasahan natin sa kanila ay talagang gagawin nila. Para rin sa atin lahat namang ang gagawin nila, hindi lang naman sa kanilang dalawa, sa buong Pilipinas yan, sa buong Pilipino. Kaya siguro ang maganda dyan na talagang patuloy natin yung suporta sa dalawa. Wala tayong magawa eh. Parang game lang naman to eh. Kasi pagkatapos ng eleksyon, tapos na kung sino man. Hindi na kailangan mag-away-away pa tayo, magsiraan o magtampuan. Maraming magkaibigan na talagang hindi nagkaintindihan. Pero ako wala, kahit makita ko yung mga kaibigan ko, basta wag lang nila ako din na pagsabi ng masama. Dahil ako hindi ako nakikialam, no? Hindi ako nagsalita ng pangit sa mga kaibigan ko. Basta sa akin, wag din nila ako pagsabihan ng kung ano-ano. Kasi may right tayo bawat isa sa atin. May right tayo na pumili ng kandidato natin kung sino magustuhan natin. Kung yung mga kaibigan natin, pamilya natin,
kapatid natin o anak natin, kung sinong gusto nila, payaan mo kasi kanyan eh, right nila yan eh. Hindi natin kanyan. Hindi saklaw yung kanilang prinsipyo at saka isip at saka yung damdamin nila. Payaan mo. Kung baga sa laban, may the best man win, no? Eh, yun lang. Para iwasan na lang yung kwan. Okay, habang po ay nagsalita tayo, pakinig ko rin yung ginawa kong kanta kay Senador, kay Apo Bongbong Marcos, kay BBM, no? Para at least, lagi na lang ito, kasi lagi na lang kay Inday yung pinapatugtog ko para marinig nyo rin yung ginawa ko kay BBM. Okay. Excuse me. Ang pamagat po nito ay Apo Bongbong Marcos, ang sigaw ng taong bayan. Yan ito. I-play po natin para lakihan ko lang po. Okay, ito naman para sa ating maging presidente ng Pilipinas. Apo Bongbong Marcos, ang sigaw ng taong bayan. Ito po. Ang Pilipino, kapag nakita ang kapwa Pilipino na naghihirap ay marami na mga pangako sa tawag ng Pilipino at sila pangako hindi ka sa lupa kasama na
Pala tong kwento. Hindi ko pala na-on yung kwan, ha? Yun nga, yung sinasabi ko, dapat kwan yan, tuloy-tuloy natin yung suporta kay BBM at kay Indesara, no? Kasi yung kanila naman, talagang kahit na papano, hindi manggagaling yung dayaan sa kanila dahil mataas ang survey nila. Tsaka hindi rin manggagaling sa kanila yung panira dahil sila naman talaga ang mula noong nag-umpisa talaga sila hindi nagsalita ng mga masamang salita sa mga kalaban nila. Kaya tayo naman mamatyag tayo na talagang kailangan natin na kailangan natin mamatyag na sana wala nang walang dayaan, no, na maganap. Yan ang tandaan natin. Kasi sa side ni BBM at Sara, yung unit team talagang hindi manggagaling yung ano diyan, eh, yung dayaan, eh. Tsaka hindi manggagaling yung siraan diyan dahil hindi naman nagsasalita ng mga panira yan mula noon. Yun lang, mga kalaban lang naman nagsasalita sa kanila ng panira. Yun, at saka yun, tuloy-tuloy talo. Yung kay Tatay Digong naman, sabi niya nga, ayaw niya rin niya makarinig ng may dayaan, yung eleksyon, gusto niya malinis, saka ayaw niya rin yung may terorismo o may mga... Ayaw niya nga yung kwan dyan, eh. Halimbawa, may bodyguard ka. Pag sobra na ng dalawang bodyguard mo, kwan na yan. Hindi na maganda yan. Tagang papahuli ka na ni Tatay Digong yan. Kaya tayo, talagang tuloy tayo na magmatyag lang. Kasi si Tatay Digong naman, andyan lang yan, eh. Hindi pwede na... Ayaan niya yung eleksyon na dayain o ano. Hindi pwede yan. Andyan lang siya. Kasi John pa naman siya bababa sa pwesto niya. Gusto niya rin i-endorse yung kaniyang pagka-presidente sa magiging presidente ng Pilipinas ng malinis.
Kung sino man manalo, basta malinis lang. Wala tayong magawa, basta yung sa atin naman na supporter ng UNITEM, ng BBM Sara, tuloy pa po natin ang suporta hanggang may dalawang linggo pa yata. Oh, dalawang linggo pa yung na tuloy-tuloy lang tayo. Kung pwede araw-araw. Yung mga lahat nating mga kaibigan or mga kadidiis dyan na tuloy po tayo na araw-araw tayo mag-post ng mga para kay BBM at Sara na patuloy natin suportahan silang dalawa. Okay, shout out po sa mga nanonood sa akin. Actually, ilan lang nanonood sa akin. Okay lang. Kasi matagal akong hindi nakapag-live dahil sa marami rin tayong ginagawa. Walang problema sa akin yan. Ang importante lang naman sa akin, ito i-upload ko rin mamaya yan sa Facebook at saka sa YouTube. Kita naman ng lahat yan eh. Ang importante dyan, yung tuloy-tuloy yung ating suporta sa dalawa. At kay Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi, kahit na yung patapos na siya, patapos na si Tatay Digong, kailangan pa rin natin na suportahan yung ating mahal na presidente. Kasi nung kasi hindi din tayo pinabayaan ni Tatay Digong nung 6 na taon na mula nung nag-umpisa siya, talagang wala siyang pabaya, hindi siya nagpabaya sa ating Pilipino. Siyempre yung ibang mga kalaban lang sinasabi pabaya kung ano tulog kung saan inhanap na nila lagi si Tatay Digong napa ng mali o ano, pero wag natin intindihin mga yun kasi kalaban yun eh. Ang talagang yung sa atin, yung kung anong ginawa ng tao, lalo na si Tatay Digong, yung presidente natin, i-appreciate po natin, i-acknowledge natin yan. Pagsabi natin yan sa mga anak natin para balang araw na kung ano man, halimbawa, tumanda man tayo, ibili natin sa mga anak natin na itong ginawa ni Tatay Digong, itong magandang yan ginawa. Yung mga project niya, ito lahat ng ginawa niya. Kahit ganun siya na kuwan siya, talagang mahal siya ng tao. Normal lang yan, kahit noon pa sino pa mag-ano dyan, kung sino pa, kahit na pare pang mag-presidente sa atin, marami pa rin kalaban yan. Wala, normal yan. Pero si Tatay Digong, marami nagmamahal yan. Ang buong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, talagang mahal siya. Kaya dapat ang respeto natin sa kanya. Andun. Limbawa man kung kakasuhan man siya ng ICC o ano man kung sino kakaso sa kanya, harapin naman ni Tatay Digong yan. Talagang matapang yan. Talagang matalino yan. Harapin niya basta dito lang. Sabi niya nga, harap sa Pilipinong mong korte, hindi yung sa ibang bansa. Kasi hindi niya man lugar yun eh. Dito siya ninyo eh, Kwan. Ikuan si Tatay Digong sa korte dito sa Pilipinas, hindi yung sa ibang bansa. Kaya tayong mga nagmamahal kay Tatay Digong, huwag tayong makalimot na talagang suporta natin siya kahit tapos na yung kanyang termino, tuloy-tuloy pa rin po yung suporta natin sa kanya. Huwag tayo magkaligta dahil talaga nung siya ay nag-umpisa, mula nag-umpisa siya, hindi siya napabaya sa atin. Ang daming mga naging problema dumating sa Pilipinas, ha? Pandemic, bagyo, bulkan, kung ano-ano mang mga kalamidad. Talagang ginawa niya lahat ang kuwan niya, obligasyon niya para sa atin. Kaya kuan natin bigyan din natin siya ng acknowledge, no? I-acknowledge natin yung mga ginawa ng ating mahal na pangulo kasi hindi basta-basta yan. Kita mo hanggang ngayon ang dami pa. Patapos na siya, ang daming project, lagi siyang kung saan-saan lugar pumunta at saka may mga inaugurasyon siya kung saan-saan, mga lupa binibigay niya sa mga kahit nga NPA, talagang gusto niya magbalik loob. Kasi mahirap din buhay sa kuan eh,
sa bundok na tago ka ng tago. Siyempre, kung may pamilya ka, paano? Kaya inikayat niya rin yung mga NPA na magbalik loob sa gobyerno. Yan nga, malaki, maganda nga ang offer sa kanya. Bibigyan silang ba? Bibigyan pa sila ng mga trabaho. Kaya yung ginagawa ni Tatay Digong, para yan sa kagandahan ng ating ng mga Pilipino. Kasi kahit na NPA ka, Pilipino ka pa rin eh. Siyempre may mga iba-iba lang tayong mga kuan na talagang mentalidad na kung anong gusto natin, yung mga right kung ano. Kaya lang talagang wala tayong magawa kasi susunod pa rin tayo sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi pwede yung susunod tayo sa komunistang patakaran. Mahirap yan eh. Okay. Yan po ay siguro konting ano na lang ako. Magpapatugtog na lang ako ng music naman para kay Tatay Digong. No? Kasi mag-isang oras na rin po. Okay lang kahit na basta pat thank you din ako sa mga nanonood sa akin, pailan-ilan lang. Walang problema po. Patugtog na lang po ako ng kanta. Ito na lang last po para kay Tatay Digong. Para naman ay makuha din natin si Tatay Digong. Itong unang ginawa ko sa kanya eh. Okay. Tugtog tayo. Pili lang ako dito. Sandali po. Ito po. Hindi ako na, hindi kasi ako nakapag-ready. Yan, yan. Sandali po. Yan. Hindi ako nakapag-ready kanina ng kanta niya. Kaya medyo... Okay, ito na lang po yung last na patugtog sa inyo. Okay, again, maraming salamat at kita tayo ulit baka bukas o sa sunod na araw, no? Salamat ulit at nakapag-live ako. May ilang araw hindi ako nakapag-live kaya medyo ano tayo ngayon. Okay, para po sa lahat. Mali po, okay. Okay, itong una kong ginawa, 2017 pa to. Ginawa ko sa kanya nung na-impress talaga kay Tatay Digong. Ito sana mapakinggan niya dahil binigay ko yung kay Inday Sara yung USB ko eh. Sana, sana po. Ito po, sa para sa lahat. Thank you ulit at itong last na lang to para... Okay, ito po. Ang ilan ang labaw ay lupi pa patungo sa malawak na ipapawid. Umanak ng makain para sa kanyang mga anak upang sila'y mabuhay sa mundo. Maaraw maulan panahon patuloy siya sa paglalakbay. Iramdam ang hirap at panganib may naharap. Tungkulin niya'y alay sa lahat. Sana iyaan natin siya. Huwag nang guluhin at ipagsasa. Kawawa naman
na asa sa kanya. Tanging siya ang pag-asa ng bansa. You know, you cannot build a country by killing people. So we must build a peaceful nation. Agila ng gabaw na buo ang loob. Ipaglalaban niya bawat pamamayan. Katapang harapin mga kalaban niya para sa kapayapaan ng lahat. Siya'y isugo na may kapal na iligtas ang bansang palupog na. Sama tayong lahat at tulungan natin siya makamit ng tunay na pagbabago. Sanayaan natin siya. Huwag na luluhin at ipagsasa. Kawawa naman umaasa sa kanya. Tanging siyang pag-asa ng bansa. Sanayaan natin siya. Huwag na guluhin at ipasasa. Kawawa naman umaasa sa kanya. Tanging siyang pag-asa ng bansa. Tanging siyang pag-asa ng bansa. Tatay di kong pag-asa ng bansa. Tatay di kong pag-asa ng bansa. Tatay di kong pag-asa ng bansa. All right, Tatay Digong ang pag-asa ng bansa. Okay, shout out sa mga nanonood. Huwag po kalimutan na nang mag-like po at kung pwede i-share or pag hindi pa po kayo nagkapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po. Yun po yung ginawa ko kay Tatay Digong awit, no? 2017 pa yan. Okay, ang sinasabi ko lang dito na tuloy lang po natin na suportahan yung ating mahal na Pangulo kahit na tapos na yung kanyang termino kasi malaki ang utang na loob natin kay Tatay Digong. Kung hindi kay Tatay Digong, iwan ko lang sa daming kalaminad na dumating sa Pilipinas, iwan ko lang kung ibang presidente baka ano nangyari sa atin. Baka milyon na ang namatay dahil sa COVID, no? Okay. Anyway, patapos na rin ako. Thank you ulit. At ulit po, bukod kay Tatay Digong, no? So, ang supportan tayo. Patuloy po natin na supportahan hanggang matapos, hanggang itong eleksyon. Kung pwede, araw-araw po natin na araw-araw po tayo mag-share ng suporta para kay Inday Sara at kay BBM. Araw-araw po kung pwede para spread po natin more spreading pa news para na suporta para sa dalawa. Kailangan natin 'yan kasi para mamadagdagan pa po yung mga nagmamahal kay BBM at Sara. Tuloy-tuloy po natin silang suportahan hanggang matapos po itong eleksyon.
Tsaka huwag kalimutan, number, yung number 7 si BBM, number 4 si Inday Sara. Bala na kayo sa unit team. Andyan lahat yan, may mga ano yan, magagaling lahat yan. Pwede rin kayo kumuha sa iba kung sino pang gusto nyo. Okay, again po, ay salamat ulit. Shout out sa lahat na nanood sa akin. Okay, nakamagkita po tayo ulit bukas or the next day, next night, no? Salamat ulit at God bless us all, no? Okay, thank you and have a good night sa lahat. Maraming salamat po.